Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang kuneho at ang pagong. Ngingising-ngising inaglahi ng kuneho ang pagong. "Hoy, pagong!" sigaw ng kuneho. "Pagkaikli-ikli ng mga pamot pagkabagal-bagal mong lumakad." Hindi ipinahalata ng pagong na siya ay nagdamdam. Upang patunayang may maipagmamalaki din naman ay sinagot niya ang mayabang na kalaban. "Aba, kuneho, maaaring mabagal ako maglakad pero makakasiguro akong matatalo ito sa palakasan. Baka gusto mong pabilisan tayo makakit sa tuktok ng bundok pagsikat ng araw bukas. Tinatanggap mo ba ang hamon ko?" Tuwang-tuwa ang kuneho sa hamon ng pagong. Nakasisiguro siyang sa bagal ng pagong ay tiyak na mananalo siya. Upang mapahiya ang pagong, ay pinagtatawag ng kuneho ang lahat ng kamag-anak niya. Pinulong niya ang mga ito at inutusang palakpakan siya kapag matagumpay na naakyat na niya ang tuktok ng bundok. Inuutos din niyang kantiyawan sa mabagal na pag-usad ang kalaban. Maagang maaga, dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban. Maaga ring dumating ang iba't ibang hayop na tuwang-tuwang makasaksi ng isang tunggalian. Kapansin-pansin kung maraming kamag-anak si Pagong, ay higit na maraming kamag-anak ni Kuneho ang nagsulputan. Nang sumisikat na ang araw, ay pinaghanda na ng alamid ang maglalaban. Ang mabilis na pagbaba ng kaniyang kanang kamay ang hudyat na simula na ang laban. Sabay na gumalaw paakyat ng bundok ang magkalaban. Mabilis na tumalon-talon ang mayabang na kuneho paitaas na parang hangin sa bilis. Nang marating na niya ang kalahatian ng bundok at lumingon paibaba, ay natanawan niya ang umiisod-isod na kalaban. Maraming naawa sa mabagal na pagong. "Kaya mo yan, kaya mo yan." Pagpapalakas ng loob sigaw ng kanyang tatay, nanay, kuya, ate at mga pinsan. "Talo na yan, talo na yan. Pagkabagal-bagal." Sigaw ng panunod yun ng mga kamag-anak ni Kuneho. Kahit kinukutya, ay sumigip pa rin si Pagong buong loob siyang nagpatuloy sa pag-isod. Malayong-malayo na ang naakyat ni Kuneho. Nagpahinga ito ng ilang sandali upang tanawin ang anino ng kalaban. Nang walang makitang anumang umuusad, ay ngingising-ngising sumandal ito sa isang puno at umidlip. Kahit na sinabing napakabagal umusad, ay pinagsikapan ng pagong na ibigay ang lahat ng lakas upang unting-unti makapanik sa bundok. Nang matanawang himbing na himbing sa pagtulog ang katunggali, ay lalo nagsikap umisod-isod pataas ang pawisang pagong. Palabas na ang araw nang magising si Kuneho. Nanlaki ang mga mata nito nang matanawang isang dipa na lamang ang layo ng pagong sa tuktok ng bundok. Litong nagtatalon paitaas ang Kuneho upang unahan si pagong. Huli na ang lahat, sapagkat narating na ng masipag na pagong ang tuktok ng matugumpay. Aral ng pabulang ito ay hindi dapat nating maliitin ang kakayahan ng ating kapwa. Huwag nating husgahan ang kanilang katauhan at huwag sumuko. Hindi natin alam ang tunay nilang anyo o ang tunay nilang ugali. Kaya't hindi dapat natin pangunahan ang kanilang magagawa.